Another set. Hello, Kapamilya! We are Horizon, and you're watching this on ABS-CBN News. Feeling ko po kaya Dash yung napiling song kasi sobrang powerful po nung Dash na parang pang pre-debut nga po siya na song, and salamat po yung parang dito po pinapakita yung journey namin sa Dreammaker. Same as Kuya Racer lang po, parang yung Dash po kasi sobrang ano niya po talaga, parang more on attack po siya. Kasi halos po talaga ng mga pre-debut song is more on attack and more on energy po. Kaya po parang kaya po yung Dash po yung napili namin as a pre-debut song. And sa salamat naman po is parang kagaya rin po ng sinabi ni Keracer na parang simbolo po to ng journey namin sa Dreammaker, and pagsasalamat po sa mga supporters na sumuporta po sa amin. I think just the fact that we got to release these songs as a group already kind of sets the image of our debut, because we just want to kind of maintain the hype and just letting everyone know that we're here and we're ready to debut. And of course, like, these songs were from Dreammaker, but of course when we debut we're obviously gonna like release our own songs. But it's very exciting because, and I'm very thankful that even in this pre-debut stage we're already receiving a lot of support, and that's why we're very, very thankful every day for the supporters. While we want to be unique, we're still gonna follow the roles, like vocalists, dancers, rappers, but as of now we have no official positions yet, and there isn't a date when we're going to release that. But when we do, which we will eventually have our own positions, we will officially announce it to everyone, but as of now we don't have any yet. Rooting on dun sa sinabi mo about Ive and like New Jeans coming up with different concept na they utilize para mas magbigay ng different vibe ng K-pop. I think, for me personally, I want to inject that into the persona of Horizon, kasi I think that can set the image na we're distinct, kasi we are, because we're a global pop group, and diba, we're the first Filipino, pure Filipino group to given the chance to promote in South Korea. So it's a big responsibility for us, and of course me, I want to the best for Horizon, and I want to show something new. I think naturally naman na mapapakita namin yung Filipino side ng music namin, kasi we're going to be bringing our own flavors into the music, and hopefully mapayagan din kami to make our own lyrics and also make our own songs para authentic talaga and genuine na nanggaling from us. Alam naman po natin na yung tayo mga Pinoy po ay talento po, and nasa puso na natin yung kung ano talaga tayo, and maging proud tayo na magiging Pilipino, and then ayun, dala pa rin po namin yung pangalan ng Pilipinas. I think since we're a collaboration between the Philippines and Korea, it is basically already a mixture, like starting from the beginning, like already, like from our coaches, we have separate coaches, like Philippine coaches, Korean coaches. So just from that, there is already like
a gap or like a mixture between the two. But with Western music, well, I guess it's more like K-pop who does that, and that's when that like goes in. But about the Philippine side, that never goes away. We're all pure Filipino, and the collaboration always stays. Ongoing pa rin po yung training namin para mas maging solid kami as a group. But, and yung mga other staff naman po namin na ginagawa, and pagpunta po namin sa Korea, they said na continuous pa rin po yung training namin. But they encourage us to study the culture and the language that they have for us to be able to communicate with them when we got there in Korea. So, ayun po talaga yung mga staff mostly na ginagawa namin, trainings and guestings, and now the last, I think that would be a fan meet. So, we're working on it by trainings and giving the best performances. So, update about our debut, it's going to be on July. But there's no official date when, but it's going to be on July. Hindi ko po sila masyadong iniisip kasi pag lalo nyo pong like halimbawa mas nagpo-focus po ako sa sarili ko, like sa ginagawa ko. And kasi pag iniisip nyo po yung negative na bagay, tapos once na pumasok po yun sa kokote nyo, mawawala po kayo sa focus. And then malalaman po kayo ng mga sinasabi ng mga karamihan. Ayun po. Ginagawa ko na lang din pong motivation yung mga sinasabi nila. Para naman po sa akin, kapag may mga ganun po, katulad lang po ng katulad kay Kuya Kyler, pag may nakita ko minsan sa social media, parang yung mga nakita ko po, parang hindi ko naman po siya sa hindi pinapansin. Parang ginagawa ko po siyang motivation para mas lalo pa pong umano yung loob ko, parang lalong lumakas and mas magpatuloy pa po sa mga paparating na laban sa buhay. Yun. Kapag, para naman sa akin po, kapag meron naman criticism na mangyayari po, kasi na nangyari din yan sa akin eh, pero yun nga, patuloy pa rin ako sa mga pangarap ko kasi like, sabi ng mom ko na maglulook forward lang daw ako and para sa pangarap ko kasi kapag pinansin ko yung mga nagbabash or naglook back ako, parang hihila ako papalayo sa pangarap ko. So, ayun, kailangan ko lang mag-focus kung ano ang ginagawa ko ngayon. I think a good word to express the like our debut is mystery.